hiniling ni Governor Aurelio Umali sa Sanggunian na gamitin sa mga proyekto ang mahigit 177 million pesos na manggagaling sa calamity fund ng probinsya na hindi nagastos noong mga nagdaang taon. Maglalaan ng tig 40 million pesos para sa rehabilitasyon ng mga ilog ng Barangay Caridad Sur at A. Bonifacio ng Llanera, Barangay Rangaya ng Science City of Muñoz at Barangay Concepcion ng Cabiao. Nagkakahalaga ng mahigit 500 million pesos naman ang ilalagay para sa pagsasaayos ng flood water drainage groundwater recharge system ng ELJ Memorial Hospital ng Cabanatuan City at mahigit 11 million pesos para sa San Antonio District Hospital. Ayon kay Vice Governor Anthony Umali, magandang gamitin ang mga pondo upang mapagawa at ipaayos ang daluyan ng mga tubig para masiguro ang kaligtasan ng bawat Novoecehano. Yung naipong pondo na doon na napakalaki, ang iniisip ng ating mahal na gobernador, also the disaster department, ay umiisip sila ano bang pwedeng projectin. So sa laki ng pondo, pwede na pala sila mag-flood control project. So doon natin dinala po ng ating mahal na gobernador. Na talaga nakita ng ating mga members of Sanggunian na ito kailangan itong i-prioritize. Alam naman po natin yung pagbaha sa ating lalawigan pag hindi maayos ang mga kanal o mga drainage system o yung mga bagay na pumipigil sa baha, pag hindi maayos, buhay ang nasasalanta, kinabuhayan ng mga mamamayan ang nasisira. Kasunod nito, pinagtibay ng Sangguniang Panlalawigan ang Executive Committee Resolution Number 02-2 Series of 2020 o ang Resolution Approving the Calendar Year 2020 Supplemental Annual Investment Program o AIP at ang Local Development Investment Program ng Provincial Development Council. Nakapaloob dito ang mga proyektong pang-imprastruktura, kabilang ang pagtatayo ng convention o event center sa 4th District ng Nueva Ecija na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong piso. Ayon kay Budget Officer Randolph C. Alingig, ay sapat ang pondong mahigit 259 million pesos para maisakatuparan ang mga proyekto sa nasabing resolusyon. Paliwanag naman ni Engineer Dennis C. Agtay ng Provincial Planning and Development Office na ilan sa pagmumula ng pondo ay ang hindi nagamit na calamity fund at development fund noong taong 2016 hanggang 2019. Ako po ang inyong kaibigan, Clarissa De Guzman, para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw.